Yung, magandang araw mga kabarberos. Ang gagawin ko ngayon ang classic barber's cut. Sa mga ngayon palang nakadalaw sa video na ito, huwag niyong kalimutang i-click ang subscribe button. I-click na rin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod kong videos. Sa pag-uumpisa natin, itataas natin ang baby adjuster. Gagamitin natin ang 1.5 na guide. At kukuha tayo ng suklay, isasalubong natin sa ating clipper ng hagod pataas lang. Tamang islant ng kaunti. Dahan-dahan, isasundin pa rin natin yung tamang anggulo ng kanyang buhok. Tamang transition, paikot upang mas maganda ang labasan ng ating pagbawas. Tapos natin gamitan ng 1.5 na guide paikot, ay ngayon ay i-overcome naman natin. Gamit pa rin natin ang clipper na ginamit ko kanina. Itataas natin yung lever adjuster para mas maganda yung pagtalab ng kanyang talim. Panatilihin natin ang paggamit ng suklay natin ay tama. Laging pa-island lamang ito. Ngayon ay gagamit tayo ng uno na guide, hagod pataas, dahan-dahan pa rin, pa-island pa rin ang pagbawas, ang pagbabataas upang magbigay ng mas magandang transition ang ating ginagawang classic barber's cut. Pagkatapos natin gamitan kanina ng uno na guide, gagamitan ko siya ng 0.5 na guide. Pwede namang hindi na rin siya gamitan ng 0.5 na guide. Pwede rin gamitin nyo yung wala ng guide, nakasiro tapos naka-open lang siya upang hindi siya kumain masyado ng buhok at hindi pumuti yung bahagi na yung binabawasan sa may parteng baba. Depende na yan kung saan kahiyang. Pero sa mga aspiring barbers, sa mga newbie na barbers na nag-uumpisa pa lang ng mga barbero, mas maganda kung gagamitan nyo ng guide para mas sigurado kayo at hindi kayo magkamali sa inyong ginagawa. Pagkatapos natin gumamit kanina ng 0.5 na guide, gagamit tayo ng walang guide. Nakasiro siya. Adjust lang natin yung lever niya o adjuster niya ng pwedeng i-close, pwedeng i-open, up and down lang. Depende kung gaano karami yung nakukuha niyang buhok.
Sa ganitong klase ng gupit, pwede tayong gumamit ng trimmer sa pagguguhit. Pwede rin tayong gumamit ng gunting. Huwag lang nating masyadong ididiin yung dulo niya. Huwag nating ididikit sa anit. Kukontrolin pa rin natin ng isang kamay upang sa ganon ay hindi masugatan o hindi masaktan ang ating kliyente. Kung meron naman tayong trimmer, meron tayong clipper na hindi masyadong matulis ang dulo, mas maganda siyang gamitin pangguhit para kapag ating inahitan, hindi masasaktan kasi hindi mapupwersa yung buhok kasi meron na siyang guidelines. Nilalagyan ko siya ng lineup dahil ang gusto niyang gupit ay naka one side part. Sa ibang gupit na classic barber's cut, minsan wala ng lineup o wala ng devil's cut. Kasi minsan ang buhok nila ay nakabagsaklak, nakadrop lang yung kanilang buhok. Kaya ang natural lang na minsan ang ginagawa lang natin ay ang mga guhit sa gawing hairline ng kanilang buhok paikot. Ginagawa ko ngayon ay pinapantay ko, tinatanggal ko yung mga may mga nakausli o yung may mga kanto sa pamamagitan ng aking pagplangkita ng gunting. Pwede siyang patulak, pwedeng pakabig, depende yan kung saan kayo nasasanay. Tinatawag din ng iba ito na ang pagbubuli ng gunting o ang pagpipinishing touch. Ito ang kadalasang ginagamit ng mga sinaunang barbero. Ang gunting nila ay kadalasan ay gawang bicol, malalaki, mahaba, 8 pataas, 8, 9, 10, mayroon pang 11 or 12 pahaba ng gunting yung mga sinaunang barbero. Kasi mas maganda silang pangbuli o mas maganda silang pamblangkita dahil ilang ulit mo lang is pantay na agad yung tatamaan o madaling maputol yung mga nakausling buhok, madaling mapantay kapag malaki daw yung gunting. At which is naranasan ko naman yan at naniniwala naman ako. Gagamitan ko siya ng thinning scissor or trimming scissor. Iba-iba kasi ang tawag ng mga barbero sa ganitong klase ng gunting. May tinatawag silang gunting ng ngipin-ngipin o thinning scissor o trimming scissor. Kung ano man yan, yan pa rin yung ating ginagamit sa pagpapanipis ng buhok. Sa ganitong pamamaraan, babagsak yung buhok, ninipis yung buhok. Pero kadalasan dapat ang ating pagbawas nito ay kontrolado at alam natin kung gaano karami yung natatanggal na buhok para mas magmukhang maganda at sakto yung pagnipis ng buhok at hindi siya mukhang nalalagas. May mga porsyento ang talim ng thinning scissor. Meron itong 30%, may 50% o may 75% na pagbawas. Itong ginagamit ko ay 30% lamang. Ngayon ay ating babawasan ang ibabaw ng kanyang buhok ayon sa request ng ating customer. Ang pamamaraan na ginagawa ko ay ang aking natutunan na pagbabawas na may iba't ibang klase ngayon ng pamamaraan ng pagputol o pagbawas ng buhok. May iba-iba tayong pamamaraan. Thank you.
Bago tayo mag-umpisang mag-ahit, kailangan ang ating pagbabasa ay hindi masyadong magkakalat ng tubig. Isang magandang pamamaraan, gumamit tayo ng bulak, basain natin at siya nating ipagbasa sa parte ng ating aahitan. Sa pag-ahit, lagi tayong gagamit ng bagong blade, maging magaan ang kamay natin upang maiwasan natin na magkamero na sugat ang ating mga customers. Para hindi magmukhang masyadong mahaba yung kanyang patilya, gamitin natin ang trimmer upang mas maganda yung pag-blend niya o mas magandang tingnan ang saktong patilya lamang at hindi masyadong mahaba. O ayan mga kabarberos, iyan lang ang mga step na kailangan natin gawin upang makagawa tayo ng isang classic barber's cut. Maraming salamat mga kabarberos sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa video na ito. Please subscribe ninyo at click na rin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod kong mga videos. Shout out time naman tayo ngayon mga kabarberos, ang nag-comment sa akin nung last na video ko. Maraming salamat mga kabarberos. Mag-shoutout kayo para maisama ka kayo sa mga susunod ko pang mga videos.